eat every day. Sa ating cooking episode ngayong araw. At kumusta po kayong lahat? At nandito na naman ang inyong kaibigan sa kusinang CWFW Lutong Pinoy ay maghatid na naman ng kakaibang Pinoy recipe ngayong araw. Ang cooking episode na aking ibabahagi sa inyo ngayong araw ay kung paano magluto ng sticky pork ribs in honey butter. Tara na, samahan niyo ako at uumpisahan na natin ang ating pagluluto. At nandito na din po sa ating harapan ang mga kakailanganin nating mga rekado. Ang main ingredients na gagamitin natin sa ating cooking episode ngayong araw ay ang pork ribs. Bago tayo magpatuloy, isa-isahin ko munang ipakita sa inyo ang kakailanganin nating mga rekado tulad ng lemongrass o tanglad. Gagamit din tayo ng parsley leaves, kasama na nito ang Thailand green chili at mayroon din tayong spring onion. Present din dito ang luya, bawang, sibuyas, star anise at lemon. Samahan din natin ito ng bell pepper at ang ating butter. At gagamit din tayo ng lemon based na soda. At siyempre kailangan din natin ng asin. I-combine na lang natin ang pamintang powder para sa ating dry frying process. At optional lang din po kung mayroon kayong garlic powder, samahan nyo na lang din po para lalong bumango ang ating lulutuin ulam ngayong araw. Una, ilatag lang muna natin ang ating pork ribs at saka natin pahiran o lalagyan natin sa ating mixture ng garlic powder, pamintang duro o powder, at may kasamang asin para preparation nito para sa ating dry frying o hindi tayo gagamit ng mantika. Puburan lang natin sa ating mixture kabilaan ang ating karne para tunay na susuot yan doon sa laman. Ang sunod natin gagawin ay magsalang na tayo ng ating kasirola. Ito ay painitin natin at maya-maya ay pwede na nating ilapag ang ating pork ribs. At ito ay nakahanda na dahil mayroon na tayong pinapahid na pampalasa. Ito yung partial seasoning. At ang tawag ko sa prosesong ito, ito ay dry frying o hindi gagamit ng mantika. Papulahin lang natin ang ating karne sa pamamagitan ng pagpainit at ito'y galing dyan sa ating pinainit na cooking pan. Kaya ilagay lang natin ang ating heating setting sa medium lamang para hindi naman masunog yung ating karne. Yan na po, nakikita ninyo, nagkukulay brown na po yung ating pork ribs. Kaya ganun lang ating gagawin. Babaliktarin natin ito para maging pantay na magkukulay brown ang ating pork ribs. Titingnan lang po natin kung nag-umpisa na po magkulay brown ang kabilang parte, pwede na natin itong baliktarin. Pagkakataong ito, mainit na po, kaya kailangan natin gagamit ng stainless clip para mabaliktad natin ang ating karne. At hahayaan lang natin ito hanggat magkulay brown na din ang kabilang parte.
pagkatapos ng ating dry frying at ito na po ang hitsura ng ating pork ribs. Kailangan lang natin itong paghiwalayin. Hiwain lang natin ito ng kutsilyo para sa ating susunod na proseso. Para po pala sa mga interesado at gustong sumubok sa ganitong recipe, nandito sa ating video ang kumpletong listahan ng ating mga ingredients na kakailanganin. Bago tayo magpatuloy sa mga bago lang sa ating channel, huwag niyo kalimutang pindutin ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga panibagong video. Sit and relax at mag-uumpisa na tayo sa ating sticky pork ribs in honey butter. Ito, tutunawin muna natin ang ating butter sa pamamagitan ng paglagay nito doon sa ating mainit na cooking pan. Iikutin lang natin ito hanggat matunaw. At ang kasunod nito, igigisa na natin ang ating ricado tulad ng luya, bawang at sibuyas. Para maiba naman at magkaroon ng kakaibang aroma ang ating recipe ngayong araw, isasa naman natin sa pag-isa ang tanglad o ang lemongrass. Sa puntong ito, pwede na natin isama sa pag-isa ang ating pork ribs. Ito yung galing sa ating dry frying. Kulay-dry na siya. Ihahalo lang natin ito sa ating mga ricado. Para mayroon tayong kagatlabing anghang, maghahalo din tayo ng Thailand green chili. Hiniwa lang natin ito ng pahaba. At ang kasunod, maglalagay din tayo ng powder na paminta o yung black pepper. Kasunod naman nito, pwede na tayong maglagay ng soy sauce o toyo para lalong lumasa ang ating recipe na yung araw. Hahaluin lang natin ito ng maigi para maging pantay ang pagka-distribute ng ating sauce. Tamang-tama na po, ito'y kumulo na, pwede na tayong maglagay ng honey. Pagkatapos nating maglagay ng honey, paghaluin lang natin ito.
At sa pagkakataong ito, pwede na nating ilagay ang ating lemon based soda. Antayin lang natin itong kumulo at paghaluin natin muli. As per your preference, pwede rin kayong maglagay ng konting seasoning. Tatakpan lang natin ito sa loob ng 5 minuto para tuluyang maabsorb ng karne ang ating sauce o ang ating timpla. Pagkatapos ng 5 minuto, ito na po yung itsura ng ating pork ribs. At paghaluin lang natin ito para tatakpan muli for final 3 minutes para pwede na itong dalhin sa ating hapagkainan para sa ating serving. After 4 final minutes, pwede na nating ihalo ang ating red bell pepper. At isusunod din natin ang ating spring onion at samahan din natin ito ng parsley leaves. At sa mga gustong sumubok sa ating reseping ito, nandito na po ang kumpletong listahan ng ating ingredients. Ito na po ang ating final touch at pwede na natin itong ihain sa ating hapagkainan. A few moments later. So here we go, look at that. Nandito na sa ating harapan ng ating ipinagmalaking sticky pork ribs in honey butter. Kaya po sa ating mga masugid na taga-panood, maraming salamat muli sa inyong pagtangkilik at walang sawang suporta sa ating cooking channel. At ito muli si OFW Lutong Pinoy ay nagpapasalamat sa inyo. At hanggang sa susunod.